Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindi umano sa mundo ng social media. Talagang hindi nga nakapag-tease itong si Harry Roque at talagang binanatan din itong si Tambaloslos na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang marami nga nagmamahal kay Ka Eric dahil talagang hindi naman talaga masamang magtanong dahil kung tutuusin mga kaibigan, pera ng taong bayan niyan at lalong laro na ay mga tax yan ng mga Pilipinong nagbabayad ng kanilang mga buwis. Kaya naman dapat may karapatan din naman talaga ang taong bayan na magtanong kung talagang totoo ba ang 1.8 billion expenses sa kanilang travel lamang. Ito nga ang nakapagtataka mga kaibigan, kung hindi naman talaga sila guilty ay maipapakita agad nila ang mga resibo nila sa kanilang mga travel expenses. Ngunit wala nga itong maipakita kahit isang resibo si Tamba, si Lisa Smugs at si Kuting ng Norte. Kaya naman talagang iisa lang ang ibig sabihin nito. Hindi nakapagtataka na kayang-kaya nga nilang mangulimpat ng kaban ng bayan dahil nga di umano sa mga pulpolitiko at korap na namamahala sa bansang Pilipinas. Ang nakakaawa lamang dito mga kaibigan ay ang talagang mga nagbabayad ng mga tax at talagang ginagastos lamang ito ng mga Tambaloslos na wala nang ginawa kundi magpataba ng tiyan at magpalaki ng bulsa. Kaya naman hindi nga ito hahayaan at hindi hahayaan ng taong bayan, lalong-lalo na si Ka Eric, na hindi ibunyag ang kanilang mga baho na ginagawa talaga sa loob mismo ng Malacanang. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kung hindi po totoo, sabihin hindi totoo. Bakit kayo natatakot sa SMNI? Bakit kayo magagalit ngayon? Eh nagtatanong lang naman kung totoo o hindi. Bawal ba magtanong ngayon sa demokrasya? Ang tanong ko sa mga dati kong kasamahan sa Kongreso, martial law na ba ngayon sa Pilipinas na bawal na magtanong? Eh nung panahon talaga ng diktadurya eh, hinayaan naman ang mga pagtatanong. Wala namang ganito na talagang ginigisa at sinasabi, ang prangkisa mo po pwedeng mawala. Panahon na po ng Marcelo yun. Bakit? Mas matindi na ba ngayon? Sabihin nyo sa akin, talaga bang bumalik na tayo sa Marcelo at sinasabi nyo mas matindi pa ngayon ang Marcelo na hindi po pwedeng magtanong? Sino kayo para hindi kayo pwedeng tanungin? Boom! Sino kayo? Ayan. Attorney Harry Roque po. Kahapon kung saan sumalang sa pagdinig ang SMNI. Nako, alam niyo po talaga mga kababayan ha. Ang nangyayari po ngayon sa SMNI, yan po'y nakakabahala. Dahil sa tingin ko po, talagang meron tangka na supilin ang malayang pamamahayag at pananalita ng SMNI. Ang pinagbabawal po, sabi ng Korte Suprema, dun sa kaso na sinampa ni Frank Chavez, dating Solicitor General, no, ay hindi lang yung lantara na panunupil ng pananalita. Kahit anong bagay na matatakot o magdudulot ng pagkatakot para magsalita ang taong bayan ay pinagbabawal dahil napaka-importante ng karapatang mga ito na kahit anong magkakaroon ng chilling effect na tinatawag ay ipinagbabawal. Alam niyo yung nangyari doon sa kaso ni Frank Chavez, ito yung matapos ang Hello Garci tape, no? At nagkaroon ng direktiba ang dating Secretary of Justice Gonzales na bawal daw sa mga media outfit na ipa-play sa ere ang Hello Garci tape. At nagkaroon ng kaparusahan. Anong sabi ng Korte Suprema? Sa isang demokrasya, importante ang debate, importante ang diskusyon, importante yung magkaroon ng malayang merkadong ideya. Dahil sa pamamagitan ng malayang merkadong ideya, nagkakaroon ng opinyon ng taong bayan na pinagsama-sama ay napakalakas na sandata para pong magkaroon ng responsabling gobyerno. Lahat po tayo naghahanap ng solusyon sa ating problema. Wala pong isang tao na may monopolya. Hindi lang po si Speaker, hindi lang po ang Kamara de Representante ang may solusyon sa problema ng bayan. Pati po tayong mga ordinaryong mga mamamayan, nagbebenta ng sa malamig, nagbebenta sa palengke, lahat po tayo, meron tayong karapatan magsalita dahil lahat tayo, meron tayong karapatan na sumapi sa debate sa mga bagay na nakakaapekto sa atin.
fake news daw. Nasaan ang fake news? Hinihingan na klarifikasyon. Hinihingan kung anong side niya. Bine-verify kung totoo nga, dahil kapag totoo, talaga naman pong magagalit ang taong bayan sa panahon na kung ano-anong confidential file na kinakailangan para labanan ng terorista ang CPP-NPA ay tinatanggal, eh baka totoo yung impormasyon na natanggap na napakalaki na ang gastos. Anong masama dun? Kung hindi po totoo, sabihin hindi totoo. Bakit kayo natatakot sa SMNI? Napakaliit naming broadcast outfit. Napakalaki ng inyong House Media Bureau. Napakalawak ng inyong network sa media. Magpakatotoo na tayo. Ang hindi ko nga alam, magkanong budget sa media relations ng Kamara de Representante. Pero meron po yan. Bakit kayo matatakot ngayon? Bakit kayo magagalit ngayon? Nagtatanong lang naman kung totoo o hindi. Bawal ba magtanong ngayon sa demokrasya? Ang tanong ko sa mga dati kong kasamahan sa Kongreso, martial law na ba ngayon sa Pilipinas na bawal na magtanong? Nung panahon talaga ng diktadurya, hinayaan naman ang mga pagtatanong. Wala namang ganito na talagang ginigisa at sinasabi, ang prangkisa mo po pwedeng mawala. Panahon na po ng martial law yun. Bakit? Mas matindi na ba ngayon? Sabihin niyo sa akin, talaga bang bumalik na tayo sa martial law at sinasabi niyo mas matindi pa ngayon ang martial law na hindi po pwedeng magtanong? Sino kayo para hindi kayo pwedeng tanungin? Sa demokrasya po, ang kapangyarihan nang gagaling sa taong bayan. Respetuhin niyo po ang mga tanong ng taong bayan, lalong-lalo na kung ang tanong ay tungkol sa kaban ng taong bayan. Wala pong masama doon. Sasagot lang naman po nang malaman ang katotohanan at nang magkahusga ang taong bayan. Dahil ang inyong pagkaluklok sa pwesto, yan po ay husga rin ng taong bayan. Hindi po papel ng media na purihin ang gobyerno. Ang papel po ng media, magmasid, magbantay para sa taong bayan. Kaya nga po ang tawag dyan, Fourth Estate. Baka naman kasi akalain nyo, Fourth Estate, dahil yan yung subdivision sa Paranaque. Hindi po. Ang Fourth Estate, unang panahon, mga periodistang nakatira dyan, na sinimulan yan, yung dating periodista na si Mr. Rodriguez. Pero nakakalungkot po na kung kailan matapos ang ilang dekada nang naibalik natin ang kalayaan, matapos supilin ang ating mga kalayaan, parang sinusupil na naman ang kalayaan na mas matindi pa sa martial law. Bakit mas matindi? Kasi at least nung panahon ng martial law, dineklara ang martial law. Ngayon po, walang deklarasyon ng martial law, pero pinagbabawal ang pagtanong. May kapangyarihan po talaga ang Kongreso na mag-imbestiga. Pero pansinin niyo po ha, dalawang beses na pinawalang bisa ng Korte Suprema yung pamamaraan ng pagtatanong ng Kongreso. Nung una, yung pag-aresto, anong sabi ng Korte Suprema doon sa mga formal executives? Ang kanilang pag-aresto, labag sa salagang batas dahil hindi sila binigyan ng due process. Walang due process. Pangalawa, yung pagpapatawag ng mga sekretary sa panahon na mayroong pandemya at krisis, kinakailangan ang tanong mayroon pong relasyon sa isang panukalang batas na isinusulong ng Kongreso at dapat malinaw kung ano yung nais malaman ng Kongreso. Hindi po pwede na gawing witch hunt. At ang gaya na aking sinabi, hindi po pwede na gawing ang isang congressional hearing na pamamaraan para magkaroon ng chilling effect on the exercise of freedom of expression. Alam niyo po, buong buhay ko linaan ko na dito sa kalayaan ito Ito pong dahilan kung bakit halos lahat, hindi naman halos lahat, napakadami mga periodistang binigyan na natin ng libreng depensa sa libel. Bakit? Dahil nagpunta na po tayo sa UN Committee on Human Rights, nakakuha na tayo ng desisyon na ang criminal libel ay salungat sa kalayaan ng malayang pananalita. Yan po ang dahilan kung bakit tayo po tumayo bilang private prosecutor sa mga napatay ng mga mamamahayag sa Maguindanao Massacre. Dahil pag pinatay ang isang mamamahayag, pinaslang mo rin ang kalayaan ng malayang pamamahayag.
Yan po ang dahilan kung bakit hindi lang dito sa Pilipinas, kundi ang mga vloggers sa Myanmar, sa Thailand, sa Vietnam. E binibigyan po natin ng remedyo dyan sa UN Committee on Human Rights. Dahil sa buong mundo, hindi lang po sa Pilipinas, napakalaki ng binibigyan na importansya sa karapatan ng malayang pananalita. Dahil nga po bilang mga nilalang ng Panginoon, lahat tayo dapat mapakinggan. Tignan niyo po ang mga naging komento ng netizens dyan sa hearing ninyo. Hindi po po pwede naghaharing uri. Hindi po po pwede na ipapakita ang paglabis sa kapangyarihan. Hindi po po pwede na pati background ng mga abogado ay sinasalsal niyo. Ano ba ho talaga ang gusto ninyong malaban sa investigasyon? Kung ang gusto ninyo, ang pinag-aaralan nyo, ay yung pag-revoke ng prangkisa, kapangyarihan nyo po yan. Pero kinakailangan, sumapi ang Senado dahil dalawa naman pong kapulungan ng ating Kongreso. Ano po ang intensyon ng legislative inquiry? Dahil kung yan po ay takutin at supilin ng SMNI, that is patently unconstitutional. Yes. Hindi po ako nagsabi niyan. Korte Suprema, Chavez versus Gonzales. Wala po tayong personal opinion dito dahil lahat ng sinasabi natin, desisyon na ng Korte Suprema at yan naman pong maganda sa isang demokrasya. Kung sa tingin nyo makapangyarihan kayo, ang kapangyarihan nyo meron pong limitasyon. Yan po'y nanggagaling sa saligang batas, lalong-lalo na yung Bill of Rights. Yung Bill of Rights po yan, yung mga karapatang binigay sa taong bayan, yan po'y garantiya na kahit anong mangyari, hindi po pwedeng mapagkait sa taong bayan mga karapatan na yan. Yes. Aling. Kaya mga kababayan, nakakabahala po ang mga pangyayari. Sumuporta po ako sa unit team kay Presidente Bongbong Marcos at kay Inday Sara Duterte dahil ako'y naniniwala na ang Bongbong Marcos po ang ating presidente, ang kanyang misyon, baguhin ang imahe ng pangalang Marcos. Alam po niya na nadungisan ang pangalan ng kanilang pamilya dahil sa kasaysayan. At sigurado po ako na humingi siya ng pangalawang pagkakataon para maituwid sa kasaysayan ang lugar ng pangalang Marcos. Pero kung kayong mga di umano'y kakampi ng presidente, kayo pa ang nagbabalik ng panahon ng martial law, hindi po mangyayari yan. Pero ako po, patuloy ang paniwala ko na ang Presidente Marcos nais niyang maituwid, nais niyang malinis, nais niyang magkaroon ng isang posisyon sa kasaysayan ang pamilyang Marcos na maaalala bilang minahal ng bansang Pilipinas. At ang ginagawa ninyo po, yan ay taliwas sa nais makamit ng ating presidente. Tama po magpalakas sa speaker. Lalong-lalo na hindi pa aprobado ang budget bill. Nako. Pero ang speaker po naging presidente, naging speaker dahil inendurso naman ng presidente. Tingnan ninyo kung ang inyong ginagawa ay nakakabuti para sa presidente. At habang kayo po'y nanunupil ng karapatan, maaalala ng tao nung minsan meron ding kapangalan na Marcos na sinupil din ang karapatan pantao ng napakarami. Yes. Attorney Harry Roque po, mga kaibigan. Ayan po ang sinasabi natin. Pag yan po ang itinanong sa Congress, itong si Attorney Harry Roque, nako siguradong wala pong tatahimik po lahat, mga kaibigan, sa kanyang mga talagang witty ng kanyang mga pahayag, mga kaibigan. Matalino talaga si Attorney Harry Roque. Ewan ko kung bakit ba parang kinikritisize siya ng mga kalaban, eh, no? Kasi wala naman talagang, kung tutuusin guys, kung si Attorney Harry Roque lang ang andun ha, kung siya po yung naimbitahan po sa Congress, sa Kamara, ewan ko kung anong pong gagawin ng mga congressman na yun. Baka siguro yung hearing guys, tapos ka agad. Ayan po mga kaibigan, si Attorney Harry Roque. Eh kailangan naman talaga ipaglaban natin yung karapatan natin, di ba? Misproficiency. Ngayon, panahon ni D.P. Sara, we are now second sa buong Asia when it comes to English proficiency and 20th worldwide. Okay?
So, hindi na yon nakakaya. So, ito, pag-aaral na ginawa ng Education First. Isang English Proficiency Index, EPI yan. Ginawa ng Education First. Out of 113 countries worldwide na tinest on English proficiency, ang Pilipinas 20th worldwide at second sa buong Asia. Sa Asia po, ang pinaka English proficient na country, Singapore. Pumapangalawa, Pilipinas. Sa buong mundo, ang number one is Netherlands. So at least pang 20 tayo out of 113 countries. Hindi na yun masama. Okay. Ang masama po is yung 2018 nga. So, unti-unti talagang bumaba ang ating kagalingan sa English. 2018, nagkaroon ng program for yung Program for International Assessment Study. Out of 79 countries noong 2018, ang Pilipinas po ang may pinakamababang ranking when it comes to English comprehension. Kakaya. Tapos, when it comes to science and mathematics, second to the lowest ang Pilipinas. That was 2018. What happened to our country? Malala ko nung yung mga kapanahunan natin, tayong mga senior citizens, ang elementary graduate nung una, pwede nang magturo. Ang tatay ko is elementary level lang ang tatay ko eh. Hindi siya nakatungtong ng high school. Ang galing mag-English ang aking tatay. Lalo na dyan sa Cordillera. Ang gagaling mag-English ang mga matatanda. So bakit? Eh, dahil siguro yung panahon ng Amerikano, for how many years na nandito sila yun, naging bihasa tayo sa English. Panahon pa ni Marcos Sr., grabe pa ang ating English. Ito siguro pagdating ni Cory Aquino, pababa na ng pababa. Hanggang ang pinakababa noong 2018, panahon na ni Tatay Digong. At sinimulan na nila ang pag-i-improve sa ating English sa skill, proficiency. At ito po, napakagandang ginawa ni President Marcos Jr. Ito na yung purihin ang dapat purihin. Pag upo ni PBBM, talagang gusto niyang itaas ang antas ng ating English skill. Kaya pinili niya ang pinakamagaling. Walang iba kundi si BP Indaysara. Si BP Sara naman, hindi niya tinalikuran ang challenge. Tinanggap niya. Ano ngayon? More than one year pa lang si DepEd Secretary Sara, umangat na tayo. How much more kung hanggang 2028, 4.5 years pa remaining panunungkulan ng ating butihing BP, talagang aangat pa tayo ng gusto. Mabuhay po kayo, BP Indaysara. And of course, purihin natin si PBBM sa kanyang vision na nagtalaga ng isang matinong DepEd Secretary. Okay? So, kahit puno ng batikos ang ating BP Sara, ala lang, kibit balikat, trabaho lang ako. Ganyan! Ang yung matinong public servant, magtanim ka lang ng magtanim, later on aanin mo. Kaya ito,
pag maituloy lang itong gawain ni VP Inday Sara na silent worker, aani at aani siya. Anong aanihin niya by 2020? Kasi, oh, diba, bago lang naglabas ng survey yung Okta, most trusted agency in government is DepEd. Excuse me. Overall satisfaction rating, DepEd, 80%. So, anong ibig sabihin nun? Ang mga tao, nakikita nila ang tunay na karakter, tunay na pagkatao, tunay na trabaho ni VP Inday Sara. Kaya, yung mga naninira dyan, mag-isip-isip na kayo. Okay? ang nakikita ko kay VP Inday Sara is, ano, ang motto niya, Silent Walter runs deep. Tahimik. Kailang malalim ang tubig. Ang ilog na maingay, mababaw. Kaya yung mga maingay dyan, yung palaging nagpapakita sa media, nagpapa-interview, nagkikilo-kilo ng bigas, mababaw ang utak nun, mababaw ang pagkatao. Okay. Ito, i-share ko lang, ano, kung may itinanim, may aanihin. Nagtatanim ngayon si VP Inday Sara silently, kahit walang media coverage, aani siya by 2028. Ako, experience ko ito nung Colonel na ako, Deputy Brigade Commander ako sa Mindoro. May trabaho, walang gustong magawa kasi yung aking Brigade Commander, si General Kaliha, meron siyang gustong gawin sa mga mangyan. Feeding program gusto niya. Tulungan ang mga mangyan. E ang mga battalion commanders, parang wala silang gana na tumulong sa mga mangyan feeding program. Ako, nag-volunteer ako. Sabi ko, sir, ako na lang, mangulo niyan. E di natuwa yung aking brigade commander. O sige dyan. Dahil, ayaw man ng mga battalion commanders natin. O, ako, deputy brigade commander, akong nag-spearhead ng feeding program ng mga mangyan. At nakapag-tie up ako kay Noli Di Castro dahil taga Mindoro siya eh. ABCB na, wala na ang aming brigade. Palaging lumalabas sa TV Patrol, sa ano ba yung programa ni Noli Di Castro, sa kanyang ano, sa DCMM ba yun. Sumikat ang aming brigade dahil sa aming partnership with Noli Di Castro feeding program ng mga ano. Ang aking brigade commander, maligayang maligaya sa ginawa ko. Voluntary work ko yun. Di ko yung trabaho. Pagdating ng panahon, nung malapit na yung promotion namin, mga mag-general, ako wala akong pag-asa dahil hindi ako PME graduate. Ah, ito na ang pag-aani. Dahil nagtanim ako, nagtrabaho lang. From my heart, gusto kong tumulo sa mga mangyan. Silently, yung brigade commander ko, si General Kalyeha, siya na pala ang pumupunta sa higher headquarters. Siya nang nakikiusap sa mga higher general. Sa, sabi niya, ano, bigyan niya ba si Johnny ng posisyon o hindi? Nagtratrabaho siya doon. No. Oh. Yung mga PME area nagkakaintindihan. Ganun ba, sir? Oo. Masipag yung tao na yun. Kahit hindi PME graduate, bagay niya na ipromote natin. Bigyan niyo ng posisyon. Oh, to make the long story short, bigla akong inilagay sa posisyon na mag-general. So, dahil nagtanim ako, umani ako. Ganito rin itong nakikita ko kay VP Inday Sara. Silently nagtratrabaho. Nagtatanim. More than 1 year pa lang pagtatanim na. Nakikita ng taong bayan. Kaya yung paninira ni Tamba, pabayaan lang natin, magbubumirang yan sa kanya. Kung sino yung inaapi ang simpatya ng Pilipino, mapupunta sa inaaping VP, DepEd Secretary Inday Sara. Congratulations po, DepEd. Tuloy lang ang inyong magandang serbisyo sa taong bayan. Dito natin makikita, mga kaibigan, na sa bilat kahit saan, kahit anong paninira, ang ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte ay talagang ginagawa niya pa rin ang kanyang tungkulin bilang presidente
ng bansang Pilipinas. Dito nga natin makikita, mga kaibigan, na talagang nag number one pa nga talaga ang DepEd na pinakamatino. Dito natin makikita na isa lang ang ibig sabihin nito na talagang ginagampanan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang tungkulin, hindi gaya ng mga ibang pulpolitiko na nakafocus sila sa paninira kay Vice Presidente Sara Duterte at kay Tatay Digong. Well, mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.